Napakabait ni Idol, napakabusilak ang puso nun. Minsan tumutulong yon. Hindi pinapaalam sa tao. Parang Fernando po rin yun eh. Nabaril na rin ako dati dahil sa pagtatanggol ng kaibigan, dahil sa kaibangan. Ito, nabaril ako dati dito. Buti nabuhay ako. Ang kilikin po natin ang Rai TV at don't forget to subscribe. My goodness, ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hindi nga nababagi dito. Mas bagay ka nun sa mga taong palara, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginidiyos yung pera, sa mga taong sumasamba sa piso. Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Sa video na ito, mga dre, ay samahan niyo ako na puntahan sa kanyang magandang tahanan upang makakwentuhan ang isa sa masasabi kong numero unong tagahanga ni Senador Robin Padilla. Siya ay walang iba kundi si Diego Salvador. Panoorin ang aming makabuluhang kwentuhan hanggang sa katapusan itong video. At tiyak na hahanga kayo sa tunay na pagkatao ni Ginoong Diego. Sir! Uy! Ha, kayo ba yung ano? Opo! Tol, kumusta? Wow, sir! Ay, salamat. Oh. Kayo, Rai TV. Kami po, sir. Kami po. Ay, salamat, ha. Thank at least, sir. Pinag-aabalahan niyo ako. Oh, hindi. Karangalan ko ngayon. Ako po si Rai, sir. Siya si Bear. Opo, ma'am. Magandang araw po. Good afternoon, sir. Tuloy po kayo. Pasensya na po. Medyo mainit sa labas. Ha. Tuloy po kayo sa aming muntik tahanan. Sige po. Opo, dyan lang po yan. Hindi naman pumawala yung ano niyo dyan. Marami po tayong karnapper dito. Paglabas natin, wala na yung motor niyo. Ibig sabihin, yun, alam na this yun. Ayan, tuloy po tayo. Halika po, halika po kayo. Okay po, sir. Opo. Okay. Oh, nanonood din ako ng Rai TV. Si Kuya Jojo, ina-interview niyo. Ayan, tuloy po kayo. Sige po, sir. Opo, medyo pasensya na po. Maliit po yung ating tahanan. Ang ganda ng bahay niyo nga, sir. Hindi po, maliit lang po. Pasensya na po, ha. Ang galing. Opo. Inunan pala ako. Nakakaya. Hindi naman malaking bahay ko. Hindi, sir. Ganda, sir. Ganda ng bahay niyo. Kailangan lang ipagmalaki, sir. Opo, mabuhay po. Ayan, pinapanood ko kasi nire-review ko yung mga in-interview niyo. Kasi noong nakaraan, hindi ko napanood. Inanon lang sa akin sa messenger, pero hindi ko actually napanood lahat. Ah, hindi pa. Kilala ko sina Kuya Eddie Patis, kasamahan ko rin yun. Ito, kasama rin po natin yan. Tapos, sabi ko, panunurin ko po ang ginagawa. Baka mamaya may pinapasayaw nyo eh. Kaya sabi ko, dapat mapanood to. Baka mamaya mapasubo ko. Hindi ako nakapag-rehearse. Upo po kayo. Mabuhay. Isa pong karangalan ang isang ang makapanayam po ng Rai TV. Salamat po. At ako yung inyo pong pinaglaanan ng panahon na puntahan po dito sa aming munting tahanan. Ako nga po pala si Diego Salvador aka dati ho akong tiga Cotabato doon ng hometown namin sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Nung kasikatan po ni Idol Robin Padilla, ang idolo ko po noon si Romnick Sarmenta. Sabi ko, sino, naku-curious na ako, sabi nila kasi sikat daw si Robin Padilla, hindi ko kilala mukha. Tapos, nagkataon na may nililigawan ako na ang idol po ay si Robin Padilla. Pinoporma ko siya, Romnick yung porma ko, hindi ako pinapansin. Wala, sabi ko, ano kaya gagawin ko? Tapos, padala akong love letter, padala akong literato ko. Payatot din ako noon, parang, sige mo, 26 na waistline ko noon. Tapos, ano po yun, nagpadala po akong love letter sa kanya. Nung mga 1990, 91. Okay. Tapos, high school ako noon eh. Third year high school ako. Tapos napansin niya, uy, sabi ng mga kaklase niya, kahawig ko rin si Robin Padilla. So, nakurious ako. Naghanap ako ng mga magazine kung sino kako si Robin Padilla. Nung nakita ko, aba, nakabandana. Nakasando. Abay, sabi ko ba, okay to gayahin ha. Kasi, ironic kasi, mukhang siyempre, parang mati ni Idol, mga formahan niya, mga ito, jacket, combat shoes, sando, Robin Padilla, nakabandaan. Noong ginaya ko, tumingin ako sa salamin, lagay ako palito dito, sabi ng kababata ko, sabi niya, kamukha mo ha, hawig mo ha. Magmula noon, Robin Padilla na ako. Yung lakad ko, yung balikat ko, parang akala mo, may kulani sa kilikili. Ganun na lakad ko, tapos sakang na. Yung lakad ko matino, ganun na ako maglakad noon. Ayun, magmula noon, ginaya ko na talaga. Medyo, siyempre, ang ating idolo sa pelikula nga, bad boy. Ako hindi rin nag-aral na maayos. Alam mo yung pumapasok ako sa eskwelahan, nagkolehiyo ako, yellow pad lang dala ko, tsaka notebook.
Eh, sabi ko, bad boy, ba't ako magnuro yung mga notebook, libro? Hindi ko ginagawa yun. Unang ano no, unang klase, 1:30, pagpasok, 2:30, vacant namin yun. Wala na, sibat na ako nun, hindi na. Hindi na ako mag-ano. Kumbaga, hindi ka rin naging seryoso sa... Hindi ako nagseryoso sa pag-aaral ko kasi sabi ko, ah, Robin Padilla. Tapos nangarap akong manirahan dito sa Manila, 1994. Inaya ako, na, kasi may mga kapatid na ako rito eh. Inaya nila ako na pumunta rito. Iba, ba, sabi ko, gustong-gusto ko kasi 1992 pala, ano ko lang, maikwento ko lang. Noong 1992, lumaban pala ako kasi may abilidad ako sa pagdodrawing. From South Cotabato, pinadala ako dito sa Bicol, national na. Sa Legazpi City. Ah, Legazpi. Naga pala. Sorry, Naga. All Philippines yun. Hindi lang po ako nanalo doon. Tapos, pag uwi noon, nagpaiwan ako dito sa Manila. Yung kuya ko sa Cubao pa eh. Doon sila nakatira. Eh, pagdating sa Cubao, naku, parang alam mo yung manol talaga ako sa Manila. Alam mo yung manol sa Bisa, sa Tagalog, parang manghang-mangha ako sa ano, sa Manila. Oo. Tungtuwa ako sa Manila. Puro Robin Padilla mga ano ng mga sinehan. Grease Ganggang yung pelikula noon eh. Nagkataon premiere night diyan sa New Frontier Theater sa Cubao. Eh doon na kami sa Imperial Street na kami. Nako, nakipagsiwala akong pera. Kumbaga yung mahal kasi doon sa balcony. Eh doon lang ako sa baba. Pero pagdating ko, pinagkaguluhan ako ng tao kasi sikat talaga si dinubog ako. Ah, oh, totoo 'yan. Robin? Robin, pero payatot. Payatot na Robin. Naka-jacket ata ako na maong noon tapos naka yung bilog na sombrero para sa inukay ko na libingan mo na karakter. Eh. Pinagkaguluhan ako, dinumugo kasi akala talaga nila, totoong Robin na talaga, kagulo din, sa New Project. Eh si Robin, inuugang nga bus nun, pag dumarating siya. Kita ko, tapos first time ko nakita sa idol, uy, sabi ko magandang lalaki, maputi, alam mo. Sa doon, sa New Project, tapos nasa coaster siya, naka leather jacket na itim. Ang angas ng forma, di kagulo na, may mga bodyguard dyan, hindi ako nakalapit. Ito lang, salamin, gano'n lang ako sa bintana. Tapos masok sila. Pinanood ko Grease Ganggang na pelikula. Tuwang-tuwa ako noon, ba nakita ko idol ko. Tapos no, umuwi na ako ng Cotabato kasi hindi pwedeng di ako ano kasi magtatapos ako ng fourth year high school, hindi ako makaka-graduate kung hindi ako umuwi. Eh umuwi ako. Okay. Pag-uwi ko doon 1992, nangarap sabi ko babalik ako sa Manila. Gusto ko mag-artista. Nag-aral ako kulay. Na-inspire ako. At saka bata pa ako, hindi ko alam. Gusto ko talaga ng pinapanood ko pa noon, Lito Lapid, Jess Lapid, Bong Revilla. Yung siguro mga naaalala ko, grade 5 pa lang ako, grade 4, nanonood ako mga pelikula noon, nagpapantasya ako na ako kunyari si Bong Revilla. Na kunyari, pag, diba, usually ang bida, pag tinamaan ng baril ko niya, may sugat dito, as inaalala yun ni Leading Lady. Nagpapantasya na ako noon, tapos first year high school ako, 1987, That's Entertainment, uso noon. Hindi alam ng mga kaklase ko to pero ako nagpapantasya ako sa sarili ko kasi nasa auditorium kami, nakaupo kami sa bleacher. Nagpapantasya ako na kunyari artista ako na mga kasama ko, mga artista, parang That's Entertainment nga. Hindi nila alam yun, pero ako yun ang nasa puso ko, sa isip ko, sabi ko parang artista ako rito, nakaupo sa bleacher. Ganun pangarap ko talaga mag-artista na. Tapos nang lumuwas nga po ako rito, nanood ako ng sa Q-Mart. Nanood ako ng shooting, sabi ko may shooting, Aga Mulak, Diana Artores, sabi ko, parang kinakabahan ako, sana ma-discover ako dito, Robin ako eh. Tapos may nakakita nga sa akin na mga talent scout, kinuha number ko noon. Yun, tinawagan ako, hindi, tuwan-tuwa ako, kaprobinsyano ako eh. Tinawag ko, passerby, tuwan-tuwa na ako noon, pampadami, tagapalakpak. Stepping stone yun. Oo, tagapalakpak, star drama presence pa, tagapalakpak lang, tapos talent, sa tawagin ko rin. Tapos, anong project yun, sir? Star drama presence sa ABS. Okay. Tapos, mga reenactment, lumalabas na ako, ipaglaban mo anong araw. Maalala mo kaya, sumali na ako dyan dati, nag-talent na ako dyan. Mga rapist kami noon, mga bad guy na role. Tapos, ayun, dahil nga Robin Padilla yung pormahan ko, napatropa ako sa mga stuntman. Doon na, lumevel up ako, hindi na ako as talent na passerby. Andun na, nag mga tropa ko, character actor na, stuntman, nagpipelikula-pelikula na ako, nagugunts na ako noon. Tapos na-discover pa ako sa Channel 5, sa tropa ng Trumpo ng Araw, ni Derek Edgar Mortis, ni Derek Altantay. Inakulong si Idol noon. Saktong-sakto, pagkakulong niya noong 1995, pinahanap nila ako kasi may show dati noon ng Tundominium, Anjo, Eliana. Pinatawag ako, pinahanap ako. Kasi nalaman lang may kamukha si Robin na gumagaya sa kanya. Nakulong na si Idol noon eh. Tapos pinatawag ko, pinahanap ako, budget ko nun, parang 300 pesos, di tuntuwaran ako, babasa ko nun, Robin. Pagdating dun sa set,
Parang hindi ako makapaniwala na pangarap ko lang dati ito. Ngayon, nasa studio na ako. Mga artista na, sina Richard Gomez kasama doon, sina Joey Marquez. Sabi ko, pinapanood ko lang dati sa palibasa lalaki itong mga ito. Tapos ito, kasalamuha ako na. Dito ang tuwar na ko. Tapos, natigil. Ha? Siguro, guest lang kasi noon eh. Pagkalipas na ilang buwan, may tropong trumpo na, gag show. Pinatawag nila ako, ginawa nila akong ano doon, regular. 300 pesos ng band ng ano, binoy eh. Itong mga ano lang kami. Tapos nag 500 pesos ako, tuntuan na ako. Tapos hanggang sa ano na, may mga lines na ako. Dati wala eh, parang ano lang. Ang lines ko no, parang may segment doon na, ba, si Smokey Manaloto yung host. Andun na, may binibigyan na ako ng lines noon. Tapos ilonggo ako. Sinabi ni Dirk, alo Binoy, ikaw naman mag-dialog nito. Parang ano yun eh, parang debate. Jelly de Bill and Carmina. Eh dito ako sa side ni Carmina. Eh parang bareto-bareta topic no, yung pinag-aano. Eh sabi niya, Binoy, ikaw mag-dialo ng kung may bareto kayo, may bareta kami. Eh sabi ko, yes direk, okay. Pag action! Kung may barito kayo, may barita kami, tawanan, cut! Hindi, ano, Bisaya. Ay, hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Tapos minsan, pag may ano, pag may may mga kasama ko mga nasa inuman, inaasal lang Bisaya. Sabi, Robin Bisaya. Sabi kasi, kunya ano, sabi ko may mga pelikula kaming gagawin, may bid scene kami. Anong bid scene? Eh, wag mula noon, talagang inayos ko na talaga pananalita ko. Kaya sabi ko, naku, ang hirap talaga. Napupulaan ako, kaya, naku, sabi ko, Robin Padilla. Tapos, Bisaya, abay. No, hindi pwede yan. Kaya nag-aral po tayo. ano yung para sa isa yung big break mo talaga? Ayun nga po, big break, actually, big break na po sa akin nung... Kasi regular po yun, tropong-trompo. Number one gag show po yun, 1995. Kumbaga dahil doon? May show ako dati noon, di ba? Tropong-trompo. Gumawa pa yung TV5 dati ng Good Evening, Please. May segment na kami ni Hubert Webb doon, yung nakulong din si Hubert Webb. Si Hubes, si Ariel Lasarcon. Kasabayan ko yan. Siya yung Hubert, ako yung Binoy. May segment kami, nag-i-interview kami ng mga events. Mga foreign actor, mga pag-andi dito, may concert. Pumupunta kami, may segment talaga kami. Tapos kami yung host doon. Ginawa doon, so break na yun. Sabi ko parang, wala akong manager noon. Minsan ka, pumupunta ako ng bangko na pag halimbawa nagpupunta ako ng TV5 para kuhanin ano ko. Nagtataka ako, doble-doble cheque ko. Tuntua ako noon. Talaga? Hindi, kasi ang dami kong, di ba, may tropang-truma, may wow mali pa. Eh pag minsan nakakalimutan ko na halos araw-araw ako dati napapanood 1995 97 araw-araw ako dati napapanood sa TV kasi ang tropang trumpo Sabado alas 8:30 ng gabi. Wow mali naman alas 8 ng Linggo alas 8 ng gabi. Yung Good Evening, Please 5:30 hanggang 6:30 ng hapon, yung araw-araw. Gag show ka pala talaga, sir. Gag show ako nagsimula, tapos yung tapos sa yung variety show, yung Good Evening, Please napapanood ako doon. Tapos nagigest ako sa Jamie 7. Kung saan sa ano, ABS, okidokidok. First movie, sir? First movie, unang appearance ko, may nagkaroon ng shooting dati sa Cotabato 1991, Digos Massacre. Yun talaga ang kauna-unahang ano ko. Hindi pa ako nag-artista rito. Naghanap sila ng extra, 1991. Fiesta rin sa lugar namin, si George Stregan Jr. yung bida. Fiesta rin doon. Kumbaga, nakita ko ng mga tao, uy, ito si Robin Padilla, may shooting dito. Pinakita na ako. Ako ang kinuha ng director. Oh, sige, ikaw mag-ano na ito, ha? Kung magbita ng lines, kasi ako yung witness. Kumbaga, kaya minasakad ang buong tao sa simbahan kasi ako binaril ako ng mga rebelde. Tumakbo ako sa simbahan para humingi ng tulong. Ang ginawa ng mga rebelde, sinundan ako, niratrat, turut to life to. Hindi ko sumasakad. Niratrat yung kapilya. Dahil sa akin, dahil tumakbo ako doon. Ganun. Tapos ang pagdating dito sa Manila, ano na, nag-action na ako. Diba, nasa TV na ako noon. Pag wala akong ano, Star Cinema, may mga tropa tayo sa Viva Films. Nag-ano ako ng goons, mga pelikula ni Raymar Santiago, Cesar Montano. Nagugoons ako doon. Tapos, ayun na, tontuwa. Tapos, okidok-idok nga eh. Nakakulong si Robin, tapos may eksena kami ni Aga Mulak. Nasa okidok-idok ng movie, kahit hanapin nyo sa, ano yun, sa YouTube, meron. Ginawang pang ano, pang trailer. Kasi lumalabas, sabi ni Jimmy Santos, Duk Aga, yun si Binoy, si Robin, andyan. Hindi pwede, imposible, nakakulong yun eh. Ano na ako lang diyan mamay na leather jacket ako, may yosi ako rito, lumalabas ako may 45. Ayun, yun, bugbuga na. So, yun lang talaga ako magmula noon. Hindi ko alam, nakasanayan ko na kasi mula pa 1991 eh. Yeah. Eh 2023 na ngayon, paano mo babaguhin 'yun? Di ba, alam magmamariel ako. Kailan yung first meeting niyo ng formal meeting niyo ni Idol? Ni Idol, ano siya, malapit na siya makulong noon. Ang Sinama ako kasi ano siya,
fans day niya sa Viva Films. Pagdating namin doon, walang Robin Padilla na dumating kasi basta hindi dumating. So ang sabi, mga fans niya, doon na rin doon pumunta sa Dalia, sa bahay niya, sa Fairview. So commute naman kami. Jeep kami noon, punta kami sa Dalia. Pagdating doon, doon ko na nakita si Idol noon. Tapos, Christopher Minute, andun pa yung mga kamera ng Christopher Minute. Kita kami, unang-unang kita ko sa kanya. Bukod doon sa, yung, I mean, naakbayan niya na ako. Kasi doon sa New Frontier nung 1992, hindi ko siya nahawakan eh. Dito, okay, katabi ko na siya. Tapos, yun. Tapos, nung nag-promote sila ng pelikula ni Andrew Ina, pre, hanggang sa huli, pumupunta ako sa Eye to Eye nung kay Inday Badiday sa studio na nanonood ako. Mm, kasi mga fans club ni Robin, kaibigan ko rin. So, talagang inidolo mo siya. Oo, inidolo ko talaga. Oo, tapos yun, sumasama. Hanggang sa nakulong, binibisita ko yun. Binoy na ako sa TV, pag dumarating ako sa Muntinlupa, Binoy, Binoy, sumisigaw yung mga tao roon, mga preso. Sabi ko, Idol, nakakaya, andito yung original. Tapos sabi ni Idol sa Binoy, Binoy pa ako, lately na ako nag-Jego, nung nag... sabi, Binoy, napapanood kita. Pinapanood pala ako ni Idol ko sa TV. Tropang-trumpol nun. Kasi medyo, ano nun, malakas yung tropang-trumpol nung araw. Ano naman, parang bubblegum yun. Oo, yun. Yun, sina Bitoy doon galing. Sina Ogie Alcacid, doon sila galing dati. So, yun. Tapos, nag-ano ko. Tapos, nung naisip ko, may nag-offer sa akin na director, na producer sa El Niño Films, mag-sexy. Sabi niya, Binoy, dapat, kung gusto mo makilala, mag-ano ka, kasi sexy actor na ako, leading man ako eh. Mag-isip ka ng ano mo, karakter, wag Binoy, kasi hindi pwedeng gayahin mo si Binoy, paano ka makikilala, eh, Binoy ka dyan eh. O i-leading man ka rito, si Aliona Amor yung ano mo, kasama mo, si Daniela, kakalabisin ko yun. Tapos, nag-isip ako ng pangalan, Diego Salvador, sabi ko, ano kaya, naalala ko nung araw, Diego Salvador, nangangabayo, drama sa radyo yun eh, nung bata ako, Diego Salvador, naalala ko lang, hindi ko alam, parang may bumulong na sa, sabi ko, magandang gawing apelido. Kasi ang totoong pangalan ko is Julius Fernando Villanueva. Sabi ko, hindi pang showbiz ang pangdating eh. So, sabi ko, ito, Diego Salvador na. Magmula, no? Diego Salvador na ako. Tapos, yun ha, gumagawa ng mga sexy films. Hindi lang ako masyado lumaki ang pangalan dahil wala po akong manager. Kasi may hirap din minsan i-market yung sarili natin, eh, di ba? So, ako, PR na lang kung sino yung mga talent coordinator, mga director na, oh, Jeg, kailangan ka lang dito. Si Idol, pinapatawag ako nung pagkailangan ako nun. Pang mga TV commercial niya, yung mga backshot, mga takbo-takbo lakad ako na sa pelikula para hindi na siya mapagod. Kumusta si Robin, sir? Ay, napakabait nun. Napakabait ni Idol, napakabusilak ang puso nun. Mabait, mabait yun. Lahat. Minsan tumutulong yun. Hindi pinapaalam sa tao. Parang Fernando Poron yun eh. Na tinulungan niya to. Hindi siya yung tipong, oy, tinulungan ko yan. Hindi siya ganun. Lahat naman ako niya, mga kasama namin guns, pag may eksena, pagkatapos mag-uwi din, pag uwi namin yan, lalapit si Uncle, yung tiyuhin ni Robin, abutan kami ng may pakimkim na ano yun. Uy! Nagbigay na Idol yan. Tuwan-tuwa kami. Oo, no, ganun yun. Huwag napakabait. So, pala yung kwento-kwento na. Oo, mabait yun. Tsaka, galit nga yun pag inaapi yung mga maliliit eh. Yan. Galit yun. Lalo mga crew. Nako, mahal na mahal yung mga crew. Lahat, mga extra, pantay-pantay tingin niya dyan, mga crew. Pagtatanggol niya talaga, hindi siya yung tipong siya pa yung mayabang. Kita mo nga minsan, nagsiselfie siya pa nga eh. Bibira sa artista, ganon. Hawakan yung cellphone mo, makipag-selfie. Ibang-iba, tamad na nga magpa-picture. Sa kanya, hindi. Nag-shooting kami, Bad Boy 3 sa ano. May ginagawa kami movie, hindi lang natuloy yun. Sa season Pangasinan, Bad Boy 3, ang haba ng pila ng tao. Kasi, nag-shooting kami umaga. So, kumbaga, maghahapon na. Hindi pala nag-alisan, gusto magpa-picture sa Pangasinan. Talagang inisya-isya ni Robin, dalawa kami, pinatawag niya, oh, Jay, natatawa tao, dalawang Robin eh. Oh, yung masinggan kami, may balbas sa bagote. Hindi pa nalalabas yun, sir. Hindi pa, Bad Boy 3. Bad Boy 3, no? Mm-hmm. Magkapatid kami doon, bibigyan sa ako, sana ako ni Idol ng break. Na kunyari, ang napatay nila, akala na si Robin Padilla, yung pala, kambal pala niya, kaya gumanti siya, nagulat ang mga kalaban. Na nun, sir, oh. Oh, hindi pa tapos yun. Naka 3 days, 4 days, hindi pa tapos. Nabangan namin yun. Bad Boy 3 nga, pinopromote na nga namin. Pero hindi daw Mista 2. Ay, 2 pala. Nabisi pa si Idol eh. Kaya hindi pa matuloy-tuloy yung pag-shooting nun. Sa Marawi kasi gagawin yun. Yung mga eksena, doon talaga yung mismo sa Ground Zero. Kaya yun. Oo. Kaya, nabisi si Idol eh. Pero sana, pag medyo lumuwag na yung schedule niya, baka pwedeng... Ang ganda ng bahay niyo, sir. Hindi, maliit. Maliit lang. Pinapabalahan niyo bukod sa showbiz.
Wala, ano lang, showbiz lang naman ako. Tapos minsan, middleman, wag na mga pagkakitaan tayo ng konti sa mga... Nag-abroad ako dati, nung kabataan ko pa, year 2000, hanggang 2004, nag-Japan ako dati. Nasa showbiz na ako noon, nung nawala pala kasi sa Channel 5 dati, 1995 hanggang 1999 ako. Nung tinanggal ako sa, basta hindi lang kami nagkasundo ng executive producer ng programa na show namin, nagka-miscommunication lang. Kasi nagsalita ako dati na pag umabsent pa ako, alisin nyo na ako sa show. Eh, nagkataon na nagsushooting ako ng sexy film sa Lucena location namin. Ang layo nung para tawirin ko pa para mag-tape. Ayaw naman ako pakaulan ng director doon. Nalaman nila ngayon na ganun. Tinanggal nila ako. Tapos yun, may nag-aaya sa akin na tropa ko, na sexy actor din. Tara, tol, punta tayong Japan. Nag-hosto kami sa Japan, entertainer kami ron. Sa Nagoya, naka-ano rin ako, Tokyo. Nag-ano kami, nag-show-show. Uso kasi dati mga artista. Sina Isko Moreno dati, Yorme. Nag-Japan din dati yan. So, doon kami. Medyo trabaho kami doon. Tapos, nung medyo kalakasan pa ng Japan nung araw. Pagbalik-balik showbiz ulit. Eh, sa Jamie 7, may mga teleserye kaming ginagawa dyan. May mga indie rin na ginagawa. Yung naano ko nga, talagang sobrang pinagdadasal ko talaga na sana... lumuwag na yung ano at gumawa na ng maraming pelikulang aksyon. Kasi ako, kung bibigyan ako ng pagkakataon, yung nga hiling ko sa Panginoon, kasi busy si Idol ngayon. Sabi ko yung mga tagahanga ni Idol, na kapwa ko rin tagahanga, na naghahanap talaga ng aksyon na maangas yung aktingan. Kahit sabi ko, kahit indie film lang, gusto kong gumawa. Kahit na low budget, gusto kong, alam mo yung gusto kong yung pangarap ko talaga na magbida. Gusto kong magbida. Hindi ako nabigyan ng ano pagkakataon kasi, si Jerry Crabble dati, na-discover, di ba? Sabi ko, sana may malilit na proyekto, kahit na indie. Tapos kung halimbawa tangkilikin ng tao, di ba? Ayos. Pag hindi, pwede naman hindi ano, kasi low budget lang naman. So, yun ang pangarap ko talaga na, kung hindi man talaga ako magbida, sabi ko kahit maging kontrabida na lang. Na makilala talaga as Diego Salvador, na hindi lang impersonator double ni Robin Padilla, kundi sarili kong Diego Salvador talaga ako. Oo, na... masasabi ko rin sa mga kababayan ko na yung Diego Salvador umangat naman sa ang pangalan sa showbiz industry. So, may mga kasamaan naman tayo ngayong mga nauna sa akin ng ilang taon. Sila naman ang kontrabida talaga na ano na maari kung may magbida, 'di ba? May ganun naman kahit na maliit low kasi gusto ko nga talaga kay Derrico ako Martin niya. Sabi ko sana makasama na ako diyan sa sana mahirap kasi magsalita. Hindi pa naman, wala naman. Hindi, nangangarap ako na sana makapasok doon. Kasi dati tinawagan ako sa ang probinsyano. Direkko ko. Oo, sabi sa akin drug lording role kasi ayoko lumabas na hindi ano, yung saglit lang yung karakter ko. Eh sabi drug lord, yung pala may kasama rin ako na mas maedad sa akin na 60 years old na mas mukhang drug lord yung kaysa sa akin. Yun napunta sa kanya yung role, nawala ako, saglit lang ako, naka 3D taping lang, tapos nawala na yung karakter ko. Kaya mas drug lord yun, kasi bata ako eh. Okay. Kaya sabi ko kay Dricoco, eh batang kaya po, abay, sabi ko, sana makalabas tayo okay. Diyan. Kasi pag Coco Martin, malakas talaga si Coco Martin ngayon. Kaya pag nadikit ka kay Coco Martin sa programa ni Coco Martin, naku, sisikat din ang mga tao na mga kasama niya. Marami na tutulungan si Dricoco. Kaya sana, ang gagawin ko lang naman, magdadasala naman ako sa Panginoong Diyos na sana mapasama din ako dyan. Kasi pag napasama ka dyan at nagustuhan ka naman ni Dricoco, eh baka humaba-haba naman yung role, di ba? Para sa ano? Ay, oo. Oo, Idol, saglit lang, alas 3 na pala, magpipray lang ako. Sige po, sir. Oo, okay lang ha, saglit lang. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, sir, ni Dricoco. Nako, tatanggapin ko talaga yun. Kahit na mapasama lang, kunyari, barkada lang. Kumbaga, yung asan yung grupo ni Dricoco, andun ka sa likod. Kahit sa likod lang, kodli lang, okay na yun. Basta tapos makapag-lines. Sir, yung puso ito pa. Talaga, nasa oo. Pangarap ko talaga siya, sir. Naramdaman ko sa'yo yung... Oo, ano talaga, bata pa kasi ako, sabi ko nga eh. Si Bong Revilla pa, pinapanood ko dati noon. Hindi ko pa kilala si Robin lalo. Just Lapid, Lito Lapid, nangangabayo pa yun. Pinapanood ko dati. Mga Ray Anthony Alonso. Mga pelikula, Rudy Fernandez nung araw. Sa Betamax pa, pinapanood yun.
pag yung yung bida, tinatamaan ko na, di ba may benda? Ako na acting din ako na maliit na may benda. Iwan ko nagpapantasya ako nung bata ako na ganoon. Oo. Pero at least kahit papaano, di ba? Nakatungtong naman ako sa showbiz. Break lang talaga. Na nagko-commercial din actually ako, yung mga TV commercial ako na ano, yung Revisco, yung ko nasa YouTube naman. Revisco kasama ko sa Michael Vinon, tapos yung Ulalam, Tinipantastic, ako rin bida ron. Na construction boy ako. Meron niya sa YouTube. Tapos yung ano po bang ginawa ko? May Manigram, double lang ako ni Idol dun eh. Tapos mga token text ni Idol, double lang. Kaya kumikita rin ako kay Idol eh. Ngayon sir, family man na kayo? Family man. Nag-iisa na lang anak ko. Dalawa kasi yun eh, namayapa yung isa nung 2010. Ayan o, tinatato ko. Ito nagpaiyak sa akin. 12 years na namayapa pero umiyak pa rin ako. Bunso ko to eh. Pero umiyak talaga ako dito. Hindi, okay lang. Kinukwento ko lang. Tapos, yun. Yung kuya niya, yun, pumasok sa trabaho. Okay naman kayo. Ano naman, namimiss ko rin sana kahit pa paano. May batang maliit. Naglakihan na. Nag-net 25 ako eh. Yung programang kay Shesa yan, nasa YouTube din yun. Kasama ko, bidder na ako doon. Binigyan na kami ng break ng Net 25 dati. Si Robin, Vina, ako, si Manny pa kayo ka-double, Jinky. Ano kami doon, yung opening billboard talaga, andong pangalan namin. As in, artista kami. Host ako, nasa YouTube lahat yan. Nasisanti lang ako kasi, alam mo na minsan, may mga naka-wrong move tayo eh. Nawala ako sa Net 25, yun sana yung mother studio ko eh. Kumbaga, Robin Padilla, si Robin kasi idol. Made na yun, ando na yun, nag-senador, busy, wala na siyang time. Ang daming yung tagahanga, kahit sa TikTok ngayon, mga millennial, tagahanga. Nung araw, nung kabataan ko, ganun din ako sa ginagawa nila, ginagaya ko si idol talaga. Wala pang mga cellphone nun dati, puro ano lang, mga sigarilyo, ang init na ng bibig ko nun sa sigarilyo, palit-palit ako ng sigarilyo, tapos yung sombrero ko, maging sino ka man, ang baho na nun. Kasi pinapawisan na ako eh. Tapos jacket, tanghali, naka-combat shoes ako. Alam mo yung tinitiis mo init kasi kahit pawis na pawis yung sando mo, Robin. Pag wala kang jacket, hindi ka Robin. Pag hindi ka nakasando, hindi ka Robin nun. Tapos yung mga yabang-yabang. Ito yan, sir. Nabaril na rin ako dati dahil sa pagtatanggol ng kaibigan, dahil sa kaibangan. Ito, nabaril ako dati dito. Buti nabuhay ako. Pwede mong i-share? Hindi. Ano lang, kaaway ng tropa, tinawag ako, humingi ng tulong. Robin Hood eh. Pinuntahan ko. Wala naman akong ano nun na awayin kasi nakita ko may edad ng tao, lasing. Biglang sinapak ng kasama namin. Pag sapak, umuwi pala ng bahay, kumuha ng baril. Ako, andun na, pagbaba ko ng kotse ko dati, isang kotse ko pa dati, pagbaba ko. Sakto-sakto, paglabas niya ganun, sumigaw, sinumatapang, pinagbabaril. Akala ko shooting eh. Kitang-kita ko to, talsik yung dugo. Lasing na ako noon, mga alas 11 ata ng gabi. Bulwak ng dugo po. Hindi ko naramdaman yung bala. Buti hindi kamo ako tinamaan sa buto. Tapos nakatakbo pa ako, hinahabol pa kami, pakpak, lumilingon ako, kita ko pa yung iniisip ko nga shooting eh, kasi sa shooting, sanay kami yung barilan, takbuhan, pag ano, maapoy pa yung dulo ng bar. Hinahabol pa ako ng aso, dapa ako, basag pa yun. Yun talaga yung habol sa akin ng aso, hindi ko makalimutan. Alam mo yung, sa sobrang, yung nervous na nervous ka, uhaw na uhaw ka. Tapos buti yung aso, hindi naman ako sinasakmal. Tinatakot lang ako yung pa ako, sa sobrang, hindi ko na maihakbang. Yung mga kasama ko na binarel, naku, karipas na una sila sa akin, iniwan nila ako. Grabe yung experience ako, 2005. Pero magmula nun, yun, natuto na ako na huwag masyadong magtatanggol ng kaibigan kasi lalo kung hindi mo naman away, papakialaman mo. Sir, ito real talk to sir eh. Robin Padilla, maraming humanga dyan. Pati yung mga gawit niya, talagang inidolo ng masa yan eh. Oh. Nakwento niya nga dati sa isang interview, pagpasok niya ng Bilibid. Sabi nung iba, oh, Robin, kaya ako nandito. Totoo yan. Totoo yan. Alam ko yun. Anong ma-advise mo, sir? Sa akin naman, dati na nung kasikatan din ni Idol nung 90s, ha? Okay. May papayo ko sa mga gumagaya rin sa kanya ngayon. Correct. Ano lang yung pelikula lang yung karakter niya. Huwag niyong gayaan sa totoong buhay. Tama. Kasi, nung panahon namin, nung kabataan ko, nung may 20 anyos ako, ginagaya ko si Idol, mayabang din ako. Tapos may mga nakakasabay ako na nagdadrive ng jeep, nakabandana, Robin din. Nakita niya, sumakay ako ng jeep niya. Ibangan ako, tapos walang galang sa babae, parang babaya, sa matanda. Sabi ko, mali naman to. Ang Robin Padilla, mapo at opo yun. Maginoo. Hindi niya inaano. Pero sabi ko, dapat, gayaan natin sa ano, para isipin natin, pelikula lang yun.
Sa totoong buhay, mabait po ang Robin Padilla. Huwag mo lang kantiin at may kalalagyan ka rin. Diba? Mabait yun. At ito pa pala, nakalimutan ko ikwento kanina. May tanong ka kanina sa akin na kung napapagkamalan ba ako. Ito yung comedy. Pumunta ako dati na, madalas to, pero ito siya, isa sa mga ano ko. Pumunta kami ng kaibigan ko sa, dito sa Makati, sa Shangri-La ba yun? Malapit siya. May landmark, may isang hot disco ro, pang Euphoria ata yun. Mga ano to, 1997 ata to. Si Robin, kalalaya lang, ganun din ang buhok. Pareho kaming buhok. May takatak boys. Uy, si Idol, kagabi, andito si Idol. Idol, bumalik ka na naman. Tapos, tinignan, ay, patingin nga na ang braso mo, kasi siguro nagdadalang isip siya, parang maputi si Idol eh, moreno lang ako. Patingin nga, Idol, ng braso mo kung si Robin ka. Eh, nakita walang kilay, siya walang sunod. Ay, hindi ka nga si Robin. Tapos, eto naman, ng campaign. Inaano nga ako ni Idol, kahit mag-photo op sa mga fans niya, parang ano na rin eh, kumbaga, police station, akong substation. Kaya ito yung pinaka-amin. Ako yung substation, yung mga hindi naaabot, nakikita si Idol, ako na muna. Busy ka rin pala nun, sir? Oh, busy rin ako noon. Ikot din ako, wala rin tulog. Medyo okay naman. Tapos, minsan may nangihingi ng ano, nangihingi ng lola, nag-show ako. Concert ako, kanta ko, she's late in the evening, she's wondering what clothes. Naniwala tao na ano, na ako si Idol. Pagbaba ko ng stage, binulungan ako. Idol, baka pwede rin humingi si nanay pang bili ng gamot. Naku, sabi ko, eh, pag hindi ko binigyan to, kasi bawal nga naman magbigay, eh, di ba? Parang vote buying yun. Naku, sabi ko, si Idol naman masisira rito pag hindi ko binigyan. Lumapit ako kay nanay sa wheelchair. O sige nay, bawal po nay, pero hayaan nyo na, ha? Paabutan ko po kayo. Yung mga kasama ko sa, ano, mga tao rin ni Idol. Inabot yung wallet ko, tol, kuha ka ng ano dyan, abutan mo si nanay. Kasi para kay Idol yun, kasi kung hindi ko gagawin yun, baka sabihin, si Idol madamot, alam nila si Idol matulungin. Sarili mong pera yun. Sarili kong pera yon. Ilang beses yon? Alam ni Idol yon. Hindi niya alam. Ngayon, alam niya na. Hindi, Idol yon. Mukha mahal si Idol, sir. Hindi, kasi alam mo kung ano yung gagawin kong mali. At ang alam nila, si Idol, baka may mag-reflect kay Idol yon. Correct. Ikot kami Bicol, may nangihingi ng ano. Paluwal din ako ng paluwal. Tsaka kahit hindi lang to, dahil kay Idol, talagang tumutulong din talaga ako. Alam ni Lord yung puso ko. Matulungin, hanggat meron ako, kung kaya ko mag-abot, may madadaanan ako sa kalye. Nag-aabot ako niyan. Minsan, mga bata. Pero may balik si Lord sa akin eh. May binigyan ko bigas, sardinas, noodles, mga bata. May gift sa akin si Lord noon. Nung araw may pinuntahan ako. Pagdating ko sa pinuntahan ko, ang laking blessings binigay sa akin. Minsan, tumulong lang tayo. Huwag tayo mag-isip na parang inaano natin yung mga tao. Kumbaga, sinasanay. I mean, ang tamang ano doon, yung inaano natin sila na mamalimos. Saya, huwag na tayo magsalita ng ganun. Magbigay ka na lang kung gusto mong magbigay. Wala namang pilitan yan. Correct. Ang Diyos ang nakakita sa ating ginagawa. Galing naman, sir. Kumbaga, huwag nating isipin ako, sinasanay mo yung umaasa. Ang lakas-lakas yung katawan nyo, tapos namamalimos. Akala mo lang yan, tayo nga normal minsan, walang trabaho, yung pakaya mga namamalimos. Mag-a-apply ba ng call center yun? Mag-ano ba ng trabaho yun? Wala. Kaya, kung yun lang kaya na barker, abot-abot din tayo pag ano, meron tayong extra. Hindi natin madadala yung pera sa kabilang buhay. Mas maganda nga yung ano eh. Mag-ipon tayo ng kayamanan dito sa lupa, sabi ni Lord Jesus, di ba? Na mag-ipon tayo ng kayamanan dito sa lupa na hindi nabubulok. Yun ang ibig sabihin nun ay ang kayamanan sa langit na hindi nabubulok. Kasi mga material na bagay dito, hindi natin madadala sa langit. Yan. Pag gumawa ng kabutihan dito, yun yung ipon mo sa langit. Kaya, mga tol, mag-share tayo. Mag-share tayo pag meron tayo. Huwag naman yung... magpapaabuso ha, baka mamaya paulit-ulit ka ng hininga, niloloko ka na pala, huwag na mag-ano rin tayo, maging wise pa minsan-minsan. Ay mga idol, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Nagulat din ako eh. Sabi ko, may nag-ano sa akin, na-interviewin ako dito, so isang karangalan din. At sa mga tol, mabuhay mga idol. Sa inyong request sa Rai TV na ako'y i-guest din po nila rito, tangkilikin po natin ang Rai TV at don't forget to subscribe. My goodness, ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hindi ka nababagi dito. Mas bagay ka nun sa mga taong palara, sa mga taong nakahiga sa salapi, sa mga taong ginidiyos yung pera, sa mga taong sumasamba sa piso. Hindi nyo kasi naunawaan ang damdamin namin mga mahirap. Puro kayo pera, 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 pera. Oh my goodness. Hindi dub smash yun to, ha? Sa TikTok kasi dub smash yun. Ayan.
Pagkatapos ng aming kwentuhan ay lalo akong humanga sa pagiging totoong tao ni Diego Salvador. Isa ito sa mga paborito kong episode dito sa Rai TV dahil sumasalamin ng kanyang pagkatao sa idolo nating si Robin Padilla, matulungin, maginoo at mapagpakumbaba. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.